Kumo ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako. Ako ang lalagay niyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Minumulto ang ating Pangulo. Hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Mga kabayan, ganyan katapang at walang takot na humarap sa Senado itong dating PIDEA agent at investigador na si Jonathan Morales. Sabi ni Morales, naninindigan siya na legit at totoo ang mga dokumento na kumakalat ngayon sa social media kung saan ay dawit si dating senador at ngayon ay pangulo ng bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang isang kilalang artista na si Maricel Soriano. Limang litrato po yun. Nung tinanong ko siya, sino ito? Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. Ito, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Sa ginawang pagdinig sa Senado, tinawag ni PIDEA Direktora Virgilio Lasso na sinungaling itong si Morales. Pero nanindigan si Morales na totoo lahat ng kanyang mga pahayag at pinapatunayan niya na siya mismo ang pumirma sa mga dokumento. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. Gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, eh wala namang katotohanan. Eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Samantala, kumbinsido naman at naniniwala si Senator Bato de la Rosa na totoo ang mga papel at mga dokumento na pinirmahan ni Morales. Ito ay kahit sinabi mismo ng PIDEA Director na si Virgilio Lasso na peke ang mga dokumento. Totoo itong papel na ito, nangyari ito, dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yun at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PIDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan. Nauna nang sinabi ni Morales na pinagtatakpan lang ni Lasso itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang mga akusasyon laban sa Pangulo. Kung matatandaan, si Lasso ay itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang gabinete bilang PIDEA Direktora. So, klaro kayo, aside from that, nakikita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung subcopy na yon, kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential. Nakita ko doon sa letter C, at saka sa letter A, yung markings ng butas ng pansir. Yung magbutas ng pansir para ipasok mo sa pasirer yung dokumento, yung papel. Naniniwala din si Senator Bato de la Rosa na may itinatago ang kampo ni Lasso dahil sa mga hindi pagkakatugma-tugma na mga naging pahayag ng ilang opisyal ng PIDEA na dinala ni Lasso sa Senado. Nandoon ba kayo sa presidente na yon? Sabi nila lahat sila, wala sir. Wala kami, hindi kami nandoon sir dahil Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa ano kayo nakapag-deny? Wala kayo doon sa PIDEA nung panahon na yun, nung araw na yun. Bakit kayo nag-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang gusto na blame na yung kanilang in-execute na budagi. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na pinagtatakpan ni PIDEA Direktora Virgilio Lasso ang kanyang amon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabila ng mga pahayag at paninindigan ni PIDEA Agent Jonathan Morales? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. To Mr. Jonathan Morales. Yes, Sir Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso ng mga records mo, totoo yun?
Your Honor, no, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA, na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA, and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako dun sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon po doon sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, nagsubmit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po roon na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment. Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from roles ka, wala ka ng barka na dun sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yon nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun, kasi nag-comply po ako dun sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us, hindi lang po ako kasi yung extortion dun sa kaso ni Mark Tan, yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po ay na-exonerate kami. Doon sa, for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, nandyan ngayon, so denied mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito sir, Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso Kasi yung mga nai-involved dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum and ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director ng time na yon? No sir, Your Honor, hindi po natin lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Pwede naman po siyang mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakonduct tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal, itong batas? Kaya nga, ito,
Kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. Eh. Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang natin gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma noon? Yes, Your Honor. Ako yung, ano, yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, no? Pinapunta ng opisina at pinag-execute ng abidabit. Bakit? Para lang i-repute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Barry Sen. Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute ng abidabit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Eh, yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ang affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede pa upuin natin dito. Sino yun? Sino yung mga yun? Sinong upuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin, Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, Meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders Number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4, dropping from the rules, effective August 28, 2008, of PO1 Jonathan A. Morales, 0085519, PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346, HSPD, dated October 24, 2008, is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finila pa niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, eh hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi nyo, hindi po ako, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung... Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho pa siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin. Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali, hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA dahil na ako po, nag-comply ako dun sa hinihingi ng PIDEA eh.
Yes, sir. Wala akong, ano, no, Your Honor, ano. Nung nag-apply ako sa PIDEA, at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, ano po. Nakapaghingi pa ako ng mga clearance, eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makakatransfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako doon sa ipinakikita ni, ano, no? Alam mo. Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you. Dahil nga, gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan na committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila, hindi totoo. Sabi mo, totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po.